Sa sketching, kailangan hindi madiin. Kailangan magaan lang siya para hindi siya kumalat mamaya kapag tayo mag-apply na ng pintura. So, una natin gagawin ay maglalagay tayo ng yellow sa base ng egg yolk. Ang susunod ay blending. I-blend ko yung orange at yellow para mas magkaroon siya ng effect. So yung dark part niya, gumamit ako ng red at blend ko siya sa may orange. So sa light naman, kailangan gumamit tayo ng white. Hanapin natin yung part na may light. Sa gray, nilalagyan ko lang yung part na doon yung may shadow. Hindi ko nilalagyan lahat para mamaya pag nagkaroon tayo ng blending ng white sa light gray, hindi siya ganun ka-dark. So, i-blend natin gamit ang white. Kailangan maingat tayo sa mga gilid para hindi tayo mahirapan na tayo kapag tayo ay mag-finishing na. So, hanapin natin yung mga part na dark. Okay, ilagay lang natin ay dark gray. So, ang susunod ay hanapin natin yung mga part na may light para sa mga detail. So yung mga dark area, lagyan din natin ng detail gamit ang dark gray. So pahit lang hanggang sa magkaroon na siya ng tone.
So gumamit ako ng dark blue para sa shadow. Kailangan kaunti lang yung ilalagay natin para mamaya pag nag-blend tayo o naglagay tayo ng tubig ay hindi siya ganun ka-dark. So, ang huling ginawa ko ay paglalagay na ng highlight.